Mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang umaatigabong nagbabagang balita na naman po ang iatid natin sa inyo. So ito, tatlong video ang papanoorin natin. Yung isa about kay Vice Ganda. Yung isa about kay Vice Ganda ulit na kung saan may sinabi siya mapatungkol sa Eat Bulaga. No. May sinabi siya, may patama na naman siya or dalawa sila ni Jong Hilario. At dito yung isa ay si Tito Soto daw. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Pag hindi kasi natin to sinita, lalaganap at lalaganap tong mga ganitong klaseng vlogger eh. So dito daw ay may malubang sakit si Tito Soto at dinala daw sa ospital. So ang nagsend po sa akin nito ay isa na naman na supporters ng TBJ na kinakabahan nga daw sila kung totoo ba to, hindi. So re-reactionan ko na rin para sa inyo para maging aware na rin kayo. So unahin na natin tong video na to bago yung kay Vice Ganda ay gagawin natin main event. Main event si Vice Ganda. At si Vice Ganda daw ano na, sureball na ata na makakasuhan kaya talagang mukhang wala nang balikan dito sa Pilipinas. So ito, reaction na natin. So ito na yung video guys, play na natin. Narito na ang mainit-init na bagong balita. Pang MMK dalihan nito ah. Ng TVJ at ng mga hot sauce. Matatandaan kamakailan lang ay naipabalita dito sa ating YouTube channel. Naiiyak ako ah. Ilang ulit di umanong hindi nagpakita sa hearing itong mga halusos. Aba. Na tila natatakot di umano itong humarap sa TVJ. Bagay nga agad kumalat sa social media at pinuna ng libo-libong mga netizen na naging dahilan ng pagkakaroon ng samot-saring komento at reaksyon. Mukhang nabulunan siya dun ah. Ito yung vlogger na natatandaan yung reaction video ko na tinadtad daw ng bala ang studio ng TV5. So siya to. May isa pa, ewan ko kung ito yung video na may sakit daw si Tito Soto, no? So di ko alam kung ito yung video na yun. Pero may video siyang ganun. So ito, panoorin natin. Yung pa sa isang legit Dapper Cuts ay tila natatakot yung umano ang mga halusos na malaman ng buong sanbayanan ang natatago nilang baho. Samantala, isang netizen din ang nagpahayag ng kaniyang sariling opinyon. Ayon pa sa kanya, ay tila pinapalabas talaga ng mga halusos na wala silang ebidensya na maipapakita laban sa mga TVJ kung kaya ayaw nilang humarap at pumunta sa hearing. Okay. Dahil wala silang matibay na ebidensya na makapagpapatunay na sila talaga ang may-ari ng Eat Bulaga. Batay pa sa naging bagong interview kay Tito Soto. Masaya di umano sila sa pinapakita ng mga halusos dahil ito di umano ang nagsisilbi ng matibay na ebidensya na kanilang lilikumin na nila. Ito daw kasi ang matibay na ebidensya na hindi kayang lusutan ng mga halusos. Tila parati kasi daw mga abogado nila ang pinupunta sa hearing. Guys, naiiyak na ako. Hindi talaga uusad ang kaso kung hindi haharap ang mga halusos. Okay. Samantala, dahil nga sa samot-saring mga komento na kanilang naririnig at natatanggap ay hindi na talaga nakaya pa ng mga halusos at tinibayan ang kanilang sarili at humarap na sa wakas sa korte. Oh. Ayon pa sa naging balita ay wala di umano. Fake news na naman to. Akala ko okay na eh. Akala ko puro TBJ na yung labas, yung pinaglalaban niya eh. Tapos biglang sinabi niya na at ngayon bigla na pong humarap sa korte ang TBJ. Ang halusos pala, sabi niya. At ngayon bigla lang humarap sa korte ang halusos. Kailan?
Eh, ayaw nga magpakita nun. Hindi nga sumisipot ng hiring ang alasos. Paano nga, no? Paano nga... tuloy nga natin, nakakatuwa siya. Kahit ng isang salita na nabitawan ang mga halusos. Ay, akala ko ba pumunta ng hearing? Ayaw di wano nilang. Ano? Salita. Ano pa? Kaya nabilita na lamang daw itong si Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na ihinto na ang kanilang hearing dahil wala naman daw patutunguhan. Sira ulo to. Hearing na ito dahil sira ulo tong vlogger na to. Hoy, huwag kayong magpapaniwala sa ganito na hininto ng TBJ yung kaso, ha, laban sa ano, laban sa tape INC. Nung sinasabi mong hininto kanina, sumipot sa hearing ang halusos. Tapos bandang huli, hindi na nagpakita ang halusos. Ngayon ministop na ng TBJ ang ano, ang kaso, ha, mapa against sa tape INC or sa Halusos Brothers. Ba't ang daming vlogger na lumalagakap na gano'n? So, magpipake news ka na nga lang eh. Ganda-gandahan mo na. Siraulo. Ayaw magsalita ng mga halsos. Ngayon, ayaw magsalita naman. Ni Tito Soto ay maiayos na ang gulo na ito dahil ayaw na nila na magkaroon pa ng kahit na sinong mga kaaway. Lalo pa't meron naman sila. Ang galing. Magandang pinagsamahan. Oh, yup. Ang naisana ng TVJ ay magkaayos sa sila at personal. Hihingi ang mga halso sa kanila ng patawad at ibigay at, na sa kanila sa kanila ang titulo ng pagmamay-ari ng Ikulaga. Ngunit bigo ang TVJ na marinig ito galing sa mga halusos. Kung kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin titigil ang TVJ sa pagsamba ng kaso at hahanap pa rin sila ng mga ebidensya laban sa mga akala ko ba titigil na? Upang tuluyan na nilang makuha muli ang Ikulaga. Sa ngayon, akala ko ba titigil na kanina? Yung ititigil na ng TBJ yung kaso, tapos ngayon, pinagtibay muli ang kaso. Ano daw? Huwag na nga natin panoorin to. Panoorin natin yung kay Vice Ganda. Mas okay-okay pa yun, no? Kaysa dito. Hanapin natin. Hanapin natin, guys. Ito, yung kay Vice Ganda. So, bago pala kay Vice Ganda, siyempre, bago sa boss, dun muna tayo sa mga bataan. Tsaka, parang inaantok ako eh. Inantok ako dun sa video kanina. Magtawanan muna tayo saglit. Panoorin natin tong mga pa-fake news ni ano at mga patama ni millennials a term, no? So panoorin natin. Ayun, talaga ayun. Normal lang ito kay Mr. Joey De Leon. Hindi niya talaga palalampasin itong sitwasyong ito, itong pagkakataon na ito, okay, para magparinig at bumanat na naman. Okay. At ngayon nga po, ang kanyang binabanatan ay si Kabayang Noli Di Castro. Hindi updated data itong tangang to. Galing. Pagkakataon mo na naman ito, Mr. Joey De Leon. Alam mo, ikaw talaga buo-buo ng araw ko at term. Galing mo talaga. Sabi niya, binabanatan daw ni Joey De Leon si Noli Di Castro. Alam mo, sa susunod kasi, ilam, eto may na-discovery pala ako dito sa lokong to, no? Bukod sa kakamping po yan, so wala naman tayong problema dyan, dalawa pala channel niya. Yung unang nire-reaction ng video natin, mababang channel niya yun. So meron siyang channel na 84K. Sabi ko, sayang yung channel mo, laki. Pero basura yung content mo. Dito to, sinalalaki ng channel nito, tsaka yung isa 36, eto 84. 84K, nakuha ko yung video na yan. So sabi ko, sayang tong taong to. Kung maayos-ayos lang sana yung vlog mo, sisikat siya. Magaling siya magsalita, di ba? Pero hindi siya magaling magbigay ng opinion. Boom! Bukod sa one-sided siya, kahit di naman ako, one-sided ako, TBJ defender ako, alam ko naman yan. Pero hindi katulad nito na kahit mali na, didepensaan pa rin. No? So may katatawanan na naman tayo at mabubuo na naman po ang araw natin. Kaya panoorin po natin to. Kaya mo magsalita. Yan nga. Bukod kay Mr. Joey De Leon, mukhang hindi rin naintindihan ng maraming kababayan natin
kung ano ang ibig sabihin ng side comment na yon ni Nolly Castro. Oh, sige. Para sa akin, positibo pa yon sa bagong kasal. Ang sabi niya, kayo habang kinakasal, binabagyo naman ang mga kawawa nating kababayan. Alright. Hmm. Siguro, sa pagkakahabi ng statement na yon, hindi lang naayos ng mabuti, pero ang ibig sabihin ni kabayan doon, hindi kayo nagpatigil, hindi kayo nagpapigil. Tuloy ang kasal kahit binabagyo. Tanga. Nagkaroon lang. Binigigil mo ako. Palipitin ko yung baba mo eh. Ang tanga talaga nitong vlogger na to. Pero kahit pa paano binubuo mo araw ko, may napaglalaruan ako. Ba't kaya ganito to, no? Yung icing issue ni Vice Ganda at ni Ayon Perez, pilit niyang tinatama. Eto naman, kay Nolly De Castro at kay Joey De Leon, pilit niya rin tinatama. Alam niyo, napapansin ko dito sa vlogger na to, no? Lahat ng dapat maging ganito ka, kauna-unahang vlogger na gagawa. Ikaw yung kauna-unahang vlogger na lahat ng tama, ginagawa mong mali. At yung mali, ginagawa mong tama. O, dapat ang pangalan ng channel mo, Malakas ang Tama. Ang lakas ng tama nitong vlogger na to. Oo, pero yun yung wala daw masama sa sinabi ni Nolly De Castro. Paano walang masama? Alam mo kasi, ganito yung pagka, diba, inulit mo na nga eh. So, tutusin, inulit niya na yung ano, inulit niya na yung sinabi niya. No? Si Raulo talaga to. Inulit niya yung sinabi niya. Sinabi ni Nolly De Castro, tapos akala ko magigits niya yung palabandang uli, wala rin. So lap trip kasi ito eh, sarap reactionan din kahit papano, kahit wala tayong natututunan sa kanya, is napapatawa niya tayo, no? So yun, tuloy natin. Yun mo, nawala na naman. Ayaw na naman mapindot ng cellphone ko. Pag ikaw talaga yung kinukontent ko, minamalas ako. Oh? Hmm. Narito na ang... Ayun, talagang normal lang ito kay Mr. Joey De Leon. Hindi niya talaga palalampasin itong sitwasyong ito, itong pagkakataon na ito para magparinig at bumanat na naman. At ngayon nga po, ang kanyang binabanatan ay si kabayang Nolly De Castro. Galing. Pagkakataon mo na naman... Wait lang ha, disclaimer. Para sa kaalaman ng lahat, iba yung binanatan sa binabanatan. Kapag sinabing binabanatan, ibig sabihin napakaraming banat ang binigay or patama mo sa isang tao. Pero kapag kapag sinabi mong binanatan, isang beses lang yun. Pero kapag sinabi mong binabanatan, maraming beses. So sabi niya rito, si Nolly De Castro daw ang napili na namang binabanatan ni Joey De Leon. So pagkakalam ko, isang beses lang ginawa ni Joey De Leon yan, mapatungkol kay Nolly De Castro. Ba't sinasabi mo dyan na binabanatan? Ano ba naman yan? Pati ba naman sa Tagalog, hindi mo pa rin alam yung ano? Hindi mo pa rin alam yung ibig sabihin? Iba yung binabanatan sa binanatan, no? Oh, okay, ito. Oh, ito po, binanatan ni Joey De Leon si Nolly De Castro. Pero kapag etong marinig mo, binabanatan ni Joey De Leon si Nolly De Castro, ibig sabihin marami yun. Isang beses lang ginawa ni Joey, ginawa mo ng 10. Si Raulo talaga tong baklitang to. Play natin. Ito, Mr. Joey De Leon. Yun nga. Bukod kay Mr. Joey galit De Leon, galit to kay Sir Joey De Leon, no? Intindihan ng maraming kababayan natin kung ano ang ibig sabihin ng side comment na yon ni Nolly De Castro. Para sa akin, positibo pa yon sa bagong kasal. Ang sabi niya, kayo habang kinakasal, binabagyo naman ang mga kawawa nating kababayan. Alright. Siguro, sa pagkakahabi ng statement na yon, hindi lang na... Tingnan mo, pati siya, hindi niya alam din yung sasabihin niya. Siguro. Eh, akala ko ba kinokorek mo yung pagkakamali namin? Eh, bakit sinasabi mo niyan siguro? Dapat sinabi mo niyan, ganito kasi yun. Ganito kasi yung ibig sabihin ni Nolly De Castro na kahit mo mabagyo, tuloy pa rin ang kasal at masaya pa rin yung kasal. Diba? Ganun yung gusto mong ipahiwatig, diba? Sabi niya, siguro. Ba't may siguro?
Ay, akala ko ba tuturuan mo kami na i-correct yung pag-iisip namin na mali yung intindi namin sa sinabi ni Nolly De Castro? Eh, bakit parang ikaw yung gusto namin, parang ikaw yung karapat dapat na i-correct sa mga sinasabi mo? Ano ba naman yan? Sige, tuloy natin. Pagtsagaan natin to. Views din naman to. Oh, di na naman mapindot yung cellphone ko. Pero ang ibig sabihin ni Kabayan doon, hindi kayo nagpatigil. Aba? Hindi kayo nagpapigil. Okay. Tuloy ang kasal kahit binabagyo. Nagkaroon lang ng konting kawawa ang mga kababayan dahil totoo naman po kawawa ang mga kababayan nating naapektuhan ng bagyo. Oh, totoo naman. Pero mukhang naandun din ang ibig sabihin ni Kabayan na hinangaan niya yung couple dahil nga kay bumagyo o anuman, tuloy ang kanilang kasal. O, di ba? Positibo rin sana ang ibig sabihin ni Kabayan. Kaya... Ang sabi kasi ni Kabayan Nolly De Castro, kayo, habang binabagyo yung kababayan natin, kinakasal kayo. O kaya ganito, kayo, kinakasal, pero yung mga kawawang kababayan natin, binabagyo. Iba kasi yung pronouns tapos yung body reaction, yung facial reaction ni Nolly De Castro dun sa pagkakasabi niya. Pero kapag ganito, ha, ito, pagbibigyan kita. Halimbawa, ganito, ano bang mas magandang paliwanag? Paliwanagan natin to eh. Oo, kahit papano, baka makatulong tayo sa kanya. Baka sakaling tayo pala yung maging way para maging maayos yung pagre-reaction video niya, no? Okay sana kung sinabi ni Nolly De Castro na ay ang galing naman sila, binabagyo, hindi talaga sila nagpatinag ng hindi natinag ng bagyo ang kasal nila, pero yung mga kababayan natin nakakaawa, no, dahil sa bagyong Egay na nandito ngayon sa Pilipinas. Basic, hindi masyadong hindi ano yun, ha? Hindi Paul yun, kasi syempre natuwa siya dun sa nangyari kay Main Mendoza at kay Ataide, no? Eh kaso ang pangit ng pagkakasabi niya, kayo nagpakasal, yung mga kababayan natin kawawa habang binabagyo, di ba? Ang pangit. Yung body reaction, yung face reaction, tsaka yung pagkakasabi is talagang masama ang loob niya. Hindi siya masaya, no? Katulad mo, kahit na masaya ka na niyan, nakasimangot ka pa rin. Tignan niyo, masaya na siya niyan, no? Kasi, nakasimangot pa rin siya. Joey De Leon, nagkaroon ng maling interpretasyon ang marami nating kababayan. Lalo ano yun? May dumadaan. Hindihan ko ang mga fans naman ni Mick. Ulitin natin, pakinggan niyo. Bigla siyang na-stop, may dumaan na tricycle. Dahil nga, eh bumagyo o anuman, tuloy ang kanilang kasal. O, di ba? Positibo rin sana ang ibig sabihin ni Kabayan. Kaya lang kasi, bukod nga kay Mr. Joey De Leon, nagkaroon ng maling interpretasyon ang marami natin kababayan. Lalo na po, syempre, naiintindihan ko ang mga fans ng... Sinasabu tayo vlog niya. Oy, to naman to si Manong Tricycle Driver, nagba-vlog si Millennials dun sa gilid ng bahay niya, oh. Grabe naman kayo, wala kayong awa. Tignan yung itsura niya, lumdumaan yung motor. Galit eh. Galit si Baba, no? Okay, play natin. Anime Mendoza. Ngayon, itong banat na ito ni Mr. Joey De Leon, ang masasabi kong mas negatibo dahil hindi ganun po. Hindi ganun ang gawi ng isang taong matapang. Ang maganda dyan, harapin mo yung tao, pakinggan mo kung ano ang gusto niyang sabihin, kung ano yung totoong gusto niyang sabihin. Kasi ito ito. Ang tanga talaga. Kung yung salita ni Joey De Leon ay binigyan mo ng motibo, kung kami, binigyan namin ng motibo yung sinabi ni Nolly De Castro, eh bakit ngayon binibigyan mo naman ng motibo yung sinabi ni Joey De Leon? Bakit? May sinabi ba si Henyo Master, si Joey De Leon, na Nolly De Castro, Epal? Wala naman ah. No? Wala naman siyang sinasabing pangalan dun. Wala naman siyang binanggit. No? So, kung kami, bakit kami nag-react sa sinabi ni
ni Noli De Castro na para sa iyo ay wala namang kahulugan yun, eh bakit ikaw nagre-react ka sa sinabi ni Joey De Leon, ni Henyo Master, na kahit wala din namang kahulugan yun at walang wala namang tinutumbok na tao dun sa sinabi ni Joey De Leon? O yan na, tinuturuan na kita. Alam nyo, yung mga basher ng TBJ, yung mga vlogger ng kabila, ang dami na pong natututunan sa amin ng mga vlogger ng TBJ. No? Kay Chris Ulo, Jake Magno, sa akin, kay Real Talk Chicago. No? Ang dami nilang natututunan sa amin eh. Kay Spencer, di ba? Hello? Eh ikaw nga, binigyan mo ng kahulugan yung sinabi ni Joey De Leon. Wala namang tinutumbok si Joey De Leon na pangalan dun. Wala nga sinabing pangalan na Noli De Castro dun eh. Epal nga lang eh. Katulad mo, ikaw, epal ka ng epal. Wala ka namang alam. Damn! Wala rin namang, eh alam mo yung tipong puro ka lang epal. Ay maganda, alam nyo nakakabuo na kayo. Gagawan ko kayo na isang video. Gagawin ko kayo one big family. Sama ko si Mangga, ikaw, si Rendon, si Noli, sino pa ba? Si Chow King. Yan. Kayo magsasama kayo doon. Oh, kaso kulang ng babae, no? Si Rendon na lang gawin natin babae. So yun, tuloy natin to. Love trip. Nung mga oras na yon, bago po kayo magbigay ng inyong pahayag, hindi yung nagpaparinig. Hindi kasi talaga maganda yung ugali ng isang taong na, o hindi magandang kaugalian. Akala mo siya hindi siya nagpaparinig eh, no? Duwagan po yan. Duwag po ang mga taong puro pagpaparinig ang ginagawa. Alright, after Noli De Castro's comment on Maine and Arjus' wedding, Joey De Leon took to Twitter. Kaduwagan daw ang isang tao na puro daw parinig. Kaduwagan daw. Eh anong masasabi mo sa sarili mo? Eh halos lahat ng video mo mapatungkol sa TBJ, eh puro din parinig. So isa ka din pala sa mga duwag na sinasabi mo. Kagrupo mo rin pala sila. Kaduwagan daw. Eh palibasa, bayot ka eh. Sorry. Kaduwaga, oh, Sir Joey De Leon, kaduwagan pala ang puro daw parinig. So, duwag din pala si OG Diaz, si Vice Ganda, no? Si Willie Rebillame, kasi mga nagparinig yan sa mga noontime show nila noon eh. So, duwag din pala silang lahat, no? Ang galing na vlogger, ang dami natin natututunan. Tuloy natin. Defend the newlyweds. Sa mga kababayan natin o may epal na naman, or na hindi raw dapat magpakasal ang dalawang ito dahil binabagyo raw ang bayan, wala namang kasing sinabing hindi dapat magpakasal eh, ano ba? Okay, at paano naging epal yung ganun? Eh talagang may mga side comment. Si kabayang Noli De Castro after TV Patrol, at ang kanyang side comment ay tungkol doon sa mga... Kamping-kampi eh, no? Palibasa ka, kamping din yung TV Patrol eh. Pero wala naman tayo dun, no? Wala naman tayong issue dyan sa mga political, dahil hindi naman tayo political vlogger. Hindi naman tayo political analyst eh. Wala pala eh. Sabi nyo, sabi mo nga, wala naman palang ibig sabihin si Noli De Castro. So malaya si Joey De Leon na kung anong sabihin niya. Bakit? May sinabi ba si Joey De Leon doon na ano, na pinaparinggan niya si Noli De Castro? Ha? Eh pwede niya naman, pwede naman sinabi ni Joey De Leon yun is para sa mga basher ni Maine Mendoza. Hindi talaga para yun kay Noli De Castro. Ikaw lang ang nagbigay ng kahulugan na yung sinabi ni Joey De Leon is para kay Noli De Castro. So, eh, sino ang ano dito? Sino ang may kasalanan? Eh, di ikaw. Boom! Focus. Huwag dyan sa akin. Dito sa kanya. Ayaw tuloy mag-focus. Tuloy nung cellphone sa'yo. Ay. Ewan mo dito. Sige, tuloy natin. Pagtsagaan natin to. Balita. Usually, tungkol din, eh. Doon sa huling balita, doon sila nagbibigay ng kanilang side comment. Ano bang problema doon sa sinabi niya? For God's sake talaga. Ano ho? Tapos babanatan ngayon na umiepal daw at puno ay
hindi daw dapat nagpakasal. Wala namang ganung ibig sabihin doon sa statement ng kabayan eh, na hindi dapat sila nagpakasal. Sabi pa, naunang nagplano si Namengay kaysa kay Egay. Wala silang kasalanan, kundi ang unang limang letra ng kasalanan, kasal, De Leon tweeted. Anyway, oh, nag-gets mo ba yun? O hindi niya nag-gets? Wala rin namang, hindi mo naman makikitaan din na, na nung sinabi niya yung limang kasalanan, tapos sinabi niya rin na ang limang kasalanan ay kasalanan, wala siyang binigay na komento kasi hindi niya nagets. Pag-aalataan ka eh, yan tuloy eh. Ako, hindi ako perpetong vlogger. Ang katituloy ng kilikili ko. Wait lang, kamutin ko. Nangati kilikili ko sa'yo. Hindi, kinagat ako ng lamok. No? So, bago ako, hindi rin naman ako perpektong vlogger or reactor. Pero kahit papaano, may dunong ako, no? Alam mo ba ibig sabihin ng dunong? Oh. Dunong means is... dunong. Alam mo yung dunong? Sa dagat, nakikita ang dunong. Ay, dugong pala yun. Sorry. Ay, nako. Ang hirap pa... Alam mo, minsan naiisip ko kung gaano kahirap yung kalagayan niya. No? Gaano kahirap ang kalagayan niya na pinagtatanggol niya yung mali. Ang hirap kaya nun, pagtanggol mo yung mali. Sobrang hirap nun. Hanggang sa pagtulog mo, hanggang sa panaginip mo, dadalin mo yan, pinagtatanggol mo yung mali. Ang hirap nun. Kita mo, parang wala nga tulog to eh. Laging puyat to. Yung kasalan. Ano ba? Antindi. Wala daw silang kasalanan. Totoong wala silang kasalanan at pagkinalaman ng bagyo sa kasal nila. Pero yun nga, side comment yun ni Kamayan na ang nakikita ko ulit-ulitin ko ay positibo para sa bagong kasal. Nga naman, di ba? Hindi mo talaga napigilan yung kanilang pagmamahalan. Itinuloy talaga. Dahil baka nga kung kanilang ipinospon yun nung araw na binabagyo o bumabagyo, baka hindi pa matuloy. Di ba? Positibo po yun, yung binitawang payag na iyon ni Kabayan. Huwag po tayong ano, okay? Jay Guevara, the editor. The editor, name is Jay Guevara. Paki-zoom yung mukha. Bakit ka galit? So yun o, kahit pa paano, nasiyahan tayo. So punta na tayo dun sa video ni Vice Ganda na kung saan ay, ayun na nga, mukhang napatawan na ata ng kaso si Vice Ganda about sa nangyari sa kanila ni sa issue nila ni Ayon Perez. At ito ay mukhang wala na nga daw balak bumalik ng Pilipinas. Panoorin natin. So ito yung video. Bali, pagtapos itong video na to, susunod natin yung kanta nila or ginawa nila sa It Bulaga or Fake Bulaga. Hindi ko alam kung bagong video yun or dati pa, no? Pero kung dati pa, ibig sabihin, patama sa TBJ yun. Pero kung bago pa, hindi patama sa Fake Bulaga yun. So panoorin muna natin to bago yun. Suspension nga ba ang hatol ng MTRCB para sa celebrity couple at mga host ng It Showtime okay. na sina Vice Ganda at Ayon Perez? Okay. Ito ang tanong ng maraming madlang people matapos hindi pumasok ngayong Miyerkules, August 2 sa It Showtime, sina Vice at Ayon. Okay. Kasunod nito, marami ang nagulat nang ibinahagi nina Vice at Ayon sa kanilang mga social media accounts na break muna sila mula sa trabaho para magbakasyon sa ibang bansa. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Vice ang litrato nila ni Ayon na nasa loob ng airport lounge na may caption na labing-labing muna. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi naman ni Vice ang larawan ng magkahawak na kamay nila ni Ayon na may makabuluhang caption na "Hold my hand, everything will be okay." Sana all. Dahil sa bigla ang pagbabakasyon ng celebrity couple at makahulugang post ni Vice, agad nang nagkaroon ng idea ang marami na baka suspension ang parusang ipinataw sa kanila ng MTRCB.
Matatandaan nitong Lunes, July 31, ipinatawag ng MTRCB ang mga producer ng It's Showtime para pagpaliwanagin matapos silang makatanggap ng maraming reklamo mula sa netizens hinggil sa ginawa ni Vice at Ayon sa isang episode ng Isip Bata ng It's Showtime kung saan isinubo at sinimot nila ang icing sa kanilang mga daliri. Marami ang pumalag sa ginawa ni Vice at Ayon kung saan tinawag nila itong malaswa at hindi ang angkop sa mga bata. Sa pahayag ano ng pa ba ibang tatawag doon? Nakasaad dito na ipinatawag nila ang mga producer ng It's Showtime dahil sa indecent acts na umano'y paglabag sa Section 3C ng Presidential Decree No. 1986 and its implementing rules and regulations na nagbabawal sa pagpapalabas ng mga malalaswang content. Bagamat wala pang ang opisyal na pahayag mula sa MTRCB at It's Showtime, tila malinaw na pinagpapahinga muna nila si Vice at Ayon hanggang sa mamatay ang issue. Samantala, marami namang nalungkot at nakisimpatya para kina Vice at Ayon dahil sa desisyon ng MTRCB. Muling ipinagtanggol ng netizens ang celebrity couple na dahil si sa si Tanggol hindi patas na trato ng MTRCB sa issue sa pangunguna ni Lala Soto. Ikinigiit ng maraming people na walang mali sa ginawa ni Vice at Ayon at ipinakita lamang umano ng dalawa ang kanilang lambingan. Mariin ngang naniniwala ang marami na pinakita lamang nila ang kanilang lambingan sa harap ng bata. Ipapakita mo yung lambingan nyo? Sara ulo ba kayo? Buisit? Lambingan? Sa harap ng bata, tsaka kayo maglalambingan? Dami-dami nung oras pagkakataon para dyan? Ofo? Oy, ayaw na mapindot ng cellphone. Yung cellphone ko, yan. Galit at diskriminasyon laban sa mga LGBT couples ang ugat ng mga reklamo at batikos kay Vice at Ayon. Okay. Sa katunayan, wala raw malaswa sa ginawa ng dalawa. Ayon pa sa netizens, kung isang straight couple lang sina Vice at Ayon, tiyak na imbis na mandiri ay baka kiligin pa raw ang mga nagre-reklamo. Giit pa nila. Malabong mangyari na straight couple. Host nga sila eh, kaya sila na iintriga ngayon or napupuna dahil sikat sila, celebrity sila. At bakit nila ginawa yun? Dahil celebrity nga sila. No. Eh kung hindi pangkaraniwang couple lang sila at wala naman sila sa television, bakit sisitahin sila? Diba? Isipin nyo nga yun. Ay nako, mga utak talaga. Oh. Magkakain nga kayo ng gulay. Malamang nahahayaan na lang ng MTRCB ang ginawa ni Vice at Ayon kung hindi lang mula sa LGBT ang dalawa. Grabe naman. Itinumpara nga ng netizens ang pagpapalampas ni Lala Soto sa ginawa ng kanyang mga magulang na sina Tito Soto at Helen Gamboa sa EAT kung saan naghalikan ang dalawa sa national TV. Halikan na talaga? Hindi rin ang COP para sa mga batang nanonood. Hindi naman halikan, hindi naman humalik dyan eh. Hindi na, nakita nyo ba na dumikit talaga yung alam mo, iba kasi yung halikan talagang labanan. Eh gumanong ganun lang din si Tito Soto, paano masasabing halikan? Ito wala din to sa ayos tong vlogger na to eh. Mais ka ha? Paktay ka sa akin. Hindi tulad sa pananaw niya sa ginawa ni Vice at Ayon, ipinagtanggol ni Lala ang ginawa ng kanyang mga magulang. Saad pa niya nang mahinga ng komento ng bandera hinggil sa issue. Hello, tita naman. 44 years na sila ganyan sa ilaga. Never naman nagka-issue. Never naman nagka-issue yan. Samantala, bago magpakasyon, nagpakawala naman ng patutsada si Vice laban sa mga bumabatikos at nagdi-discriminate sa kanila. Sa rampanalo segment ng It's Showtime, hindi napigilan ni Vice na maglabas ng sama ng loob dahil lagi silang itinuturing na mali at masama. Ani Vice, sige pabiktim na, kayo na ang magagaling, kami na ang masasama. Pabiktim. Ako na, sige na, kami na yung mali, ganun. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung hanggang kailan magbabakasyon sina Vice at Ayon sa ibang bansa. Tapos na pala. Humihikab pa ako eh. So yun, ito, mabilis lang itong video, ipapanood ko sa inyo, ipaparinig ko sa inyo. No. So pagtapos ito mag-ano na tayo. So ito na yung pinaka main event natin. Hindi ko alam kung
TBJ ba ang pinaringgan dito or yung generic Nate Bulaga? So comment nyo na lang dyan kung sino, no? So eto. So eto, panoorin na natin. Sino kaya ang pinaringgan nila dito? Dito ka na nga lang. Bakit? Makasasama sa pamilyang yan. Hindi mo pwede kunin ang anak ko. Ako ang nagdala sa kanya ng siyam na buwan, tapos kukunin mo lang siya. Oh, wala grabe. Kang obligasyon na tinupad dito sa anak mo. What? Tingnan mo. Diba? Tingnan mo. Diba mukhang napabayaan mo? Hindi ko napabayaan yan. Kesa naman mapunta sa'yo. Tingnan mo ano tinuturo mo sa kanila. Away! Away! Ikaw, ano sinasaya mo? Gusto mo bumami? Oh. Ano kaala mo sa pamilya natin? Hit mo na ka. Laban-laban. Bawi-bawi. Grabe. Bulaga, magsama-sama tayo. All for one, one for all. Magsama-sama na tayo para meron tayong unity. Tama na yung sinasabi mo. Ano? Wala na tayo ABS. Wala na. Walang crunch. Ay. So ngayon, ano, OG Diaz. Nananawagan ako kay Sir OG Diaz, no? Kasi sabi niya, di ba, hindi ko nakakalimutan yung kanyang sinabi na si Joey De Leon ay mahilig magparinig dahil gusto lang nitong mapansin at mag-viral ang mga video or mas pag-usapan sila. So minsan kaya itanong mo kay Vice Ganda yan. So dito naman mukhang matagal na yung video, no? Kasi one for all yung nabanggit at laban o bawi, no? So matagal na. So ibig sabihin TBJ pa yung pinaparinggan dito sa video na to, hindi ang Pick Bulaga, no? So yun, kayo na bahala, umuska. Eh kaya ko lang naman yung pinanood para yung kay OG Diaz. Hindi ko tatantanan yung si OG Diaz. yung sinabi niya about kay Joey De Leon, hindi ko gusto yun, eh. No, hindi ko gusto yung sinabi niya kay ano, kay Joey De Leon na ganun na okay, oo, kay Joey De Leon na nagpapapansin lang daw kaya daw ginagawa ni Joey De Leon daw 'yan. So yan, hanggang dito lang itong video natin, mga kadabarkads. Ingat kayo palaging. God bless, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at paki-click na lang po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So ingat kayo palagi, and God bless. Bye-bye. Love you all.